Annyeong guys! Welcome back to my channel. Or if you're new here, welcome, welcome. So for today's video is we're going to try yung bago ng McDo, which is Taste of Korea. Yay! Yes, and syempre hindi tayo magpapahuli. Though April 5 pa siya and April 8 na ngayon, ngayon lang natin siya matatry. So this is it guys. Ano ba yung meron-meron doon sa Taste of Korea ng McDo? So first of all, K-beef burger. And then K-chicken burger. Strawberry banana sundae and honey butter shake shake fries. So ilalagay ko na lang dito yung mga prices nila, ganun na rin sa description below. Okay, so for me first impression is yung burger hindi nga siya ganun kalaki para sa price niya. And ayun, excited na akong tikman yung combination ng strawberry and banana sa sundae and then yung honey butter naman flavor sa fries. Pero yung pinaka most excited ako na matikman talaga is yung K-beef burger. So, ito na nga umpisahan na nga natin sa K-beef burger kasi nga beef talaga yung favorite ko. Kasi excited na ako kung paano siya magiging Korean yung taste. So, we'll see na. Let's go. Let's start with K-beef burger. Okay, let's go with K-beef burger muna. So, ayan lang nga. I'm very excited. Actually, hindi lang ito yung binili namin. Meron pa kayong mga binili kanina. Ayun! So, ito siya, yung packaging niya. Yun. Nakakatuwa lang. Kasi alam mo yung mga Korean, di ba, mahilig sila sa mga cute, ganon. So, ayan. Nakuha nila yung ganon. Yan, may nakalagay. Debak, awesome, mashiso, delicious, sarang, love, K-beef burger, McDo. Yan, tas may Ansel Tower, may lettuce. Ito, ano to? Light stick ba to ng McDo? Ala! Huya! Tapos ito, ano, CD. Okay, yan. Sarang. Ayan. Tapos sa likod, so, ayan siya. Sa likod, iba. Ayan, may handbook. Merong pouch. What's this? Fan? Tapos may finger heart. Yan, may mga heart. Ah, K-chicken burger. So, parang ito yung packaging ng K-chicken burger. Tapos ito yung K-beef burger. Ah, kaya pala, yung K-beef burger is ganito, yung labas. Tapos, yung sa K-chicken burger is white. So, yung likod niya is pareho lang. O, diba? K-beef burger. Okay. So, ang smart nila doon ha, tipid-tipid sa packaging ha, isahan na lang. Okay, so, ito, tikman na nga natin yung K-beef burger. Oh my God, kalat-kalat yung sauce niya. Ayan, so, ayan siya. Wait lang. Tanggalin na natin siya. Okay. Ayan na siya. Diba, hindi nga siya ganun kalaki. Sa picture kasi, parang ang laki niya halos ganun, diba? Diba, yun, napunta na yung sauce dito. Oh my God. Tikman nga natin yung sauce niya. Ito yung gochujang na sauce. Masarap ah. Gochujang. Yun yung Korean red chili paste nila. Okay, so ito na yung burger. Ayan na siya. Yun lang. Nakaka-excite lang kasi yung buns niya is color black nga. Black with sesame seeds. Saka yun nga kakaiba. Kaya siguro parang na-hype yung mga tao. So ayan na nga yung black buns. Bubuksan ba natin talaga siya? Sige, buksan natin para magkaalaman. Oh, ayan na. Onions. Tapos, lettuce, tas egg, tas yung patty. Tas ayun na siya. Okay, excited na akong tikman ano yung magiging lasa niya. Sabi ko pa naman maghahati-hati kami, titikman lang namin. Okay, so hatiin na natin. Oh my God, sira na. Wait lang, wag na lang nating hatiin pala. Okay, so let's try na. Kung anong lasa niya. Masarap nung sauce, yung gochujang sauce. So, yung sauce talaga yung nagdala.
For me, hindi siya maanghang. Ayun, masarap siya. Gusto ko yung lasa niya. Kaso, parang, for me, is medyo pricey nga. Taste of Korea, nagdala is yung gochujang sauce. Kasi nga, yung beef niya is parang normal na patty lang. Pati yung mga gulay-gulay niya. So, that's it. Tapos siguro nga yan nga, nagpa-hype lang is yung black sesame seeds bun niya. Tapos, saka maliit nga siya. Ito parang mas malaki yung Kay Chicken Burger. So, let's try na. Kay Chicken Burger. Let's go na. So, ito. Ah, okay. Mas malaki siya kasi mas malaki yung cut ng chicken. Yung pinaka-chicken. Siguro yun na lang. Compare ko na lang kung ano yung mas bet ko. Kung yung beef or yung chicken. Ito for sure kasi crispy siya. Ayan na yung chicken, no? Ayan siya. So, para mas sulit to kasi mas malaki yung chicken. Pero, understood naman kasi mas mahal yung beef, diba? Kaya maliit lang yung patty niya. Okay, so let's try na this one. Sarap din ah. Parang mas bumagal yung gochujang sauce sa chicken. Okay. So, ang gusto ko talaga is beef. Doon ako na-excite kasi nga beef favorite ko 'yon. Pero parang mas nagustuhan ko siya sa chicken. Tas parang mas worth pa yung price niya sa chicken kasi nga malaki yung chicken na nakalagay, di ba? So last bite. Sarap. Sarap. Mas nagustuhan ko nga siya sa chicken. Wait lang, yung beef pa, isa. okay. So, yung chicken, wala palang egg. Yung beef, meron siyang egg, gayon. Siguro, hindi rin kasi ako fan ng egg. Kaya parang hindi ko ganun kabet yung lasa niya. Ito, let's check niya. Wala ba talagang egg? Oh yes, walang egg. Okay. So, kaya parang mas bet ko to. At saka ano siya, may cheese. Ayan o. Parang lettuce, onions, tapos may cheese. Wait lang, papakita ko yung may cheese. Ito o. Ayan. Kaya parang mas masarap to. Okay. So, for me, between K-beef or K-chicken, K-chicken yung mas gusto ko. Yun. Sarap. So, all in all, halos same lang sila. K-beef or K-chicken, halos same lang. Gochujang sauce, black sesame seed buns, lettuce at saka onions. Ang pinagkaiba lang sa beef, merong kasamang egg. Tapos, sa chicken, walang egg, pero merong kasamang cheese. Ayun. Tapos for me, ang mas nagustuhan ko is yung K-chicken. Sayang. Medyo na-disappoint ako sa beef. Talagang tinikman ko lang sila, guys. Tapos, isi-share ko sila sa family ko sa baba. Okay, so let's try next yung honey butter na fake shake fries nila. Bali, ganito siya binigay. Ayan, yung normal na lagay ng fries. So, ikaw ang bahala mag-shake-shake. Ayan, binigyan ka lang nila ng honey butter na powder. Yun. So, ito na yung pinaka flavor, taste of Korea. Ayan, tapos may ganito siya. Ayan, shake-shake fries. So, step 1, lagay natin yung fries. Ayan.
And then, lagay natin tong powder na honey butter. Mmm, bango niya ha. Diba sa Korea merong yung famous na ano, snack, yung honey butter nila na ano, chips. So, yan. Let's go. Let's go. Let's try na. And then, i-close natin siya. Kasi ito shake-shake lang. Ganun lang. Okay na ba? Check natin kung okay na. Ooh, parang okay naman na, pero shake pa natin siya ng mas mabuti para kumalat yung flavor niya. Ayan, okay na siguro. Ayan, okay na. Let's try na yung honey butter. Ayan. Ayan, nagkaroon na siya ng ganyan-ganyan. Ayan yung powder niya. Mmm! Sarap! Sarap. Tamis talaga. Ganito yung lasa ng chips sa Korea na honey butter. Siyempre. Ayun. Tapos, same lang din. Parang, hindi ko siya kayang kainin ng matagalan, ng marami. Parang magsasawa ako agad. Ewan ko. Pero yung iba, gustong-gusto talaga yon. Siguro hindi lang ako fan ng honey butter. Yun, masarap siya, pero hanggang dun lang. Parang hindi ko siyang kayang kainin ng marami, ng sunod-sunod, ganun. Okay, so last one is ito, yung strawberry banana sundae. Ito isa pa, actually hindi rin ako fan talaga ng strawberry. Pero sabi ko, sige, let's try. Kasi nga alam nyo naman ako, pagdating pag may marinig lang na Korea, Korean eme, Korean ganun, hala, sige, si try, ganun-ganun. Kahit na ang dami ko nang nakitang reviews talaga nito sa online. Kasi nga April 5 pa talaga siya. Eh kaso, sabi ko, ngayon na nga lang i-try. So, kailangan matry natin siya lahat, diba? So, ito na last yung strawberry banana sundae. So, we'll see kung magugustuhan natin siya. Ayan, natunaw na siya. Oh my God, ang sarap! I love it ko yung lasa. Ano ba yan? Actually, sa kanilang apat, ito yung parang pinaka ayoko sana ng bilhin. Tapos yung K-Beef Burger naman yung pinaka na-excite ako. Pero parang naging baliktad. Yun nga, parang hindi ko ganun nagustuhan yung K-Beef Burger. Tapos ito, ang sarap niya. Oh my God. Try natin yung may strawberry thing. Ang sarap. Ang sarap niya. Hindi siya ganun katamis. Akala ko kasi sobrang tamis niya. Kasi nga, strawberry na, tas banana pa. Sarap pa. Sarap. Ang sarap. Ang sarap talaga. So, ayun. Natikman na natin sila lahat. Ilalagay ko lang po sa fridge. Tapos, ano, tigas siya ulit. Mamaya natin ulit kainin. So, ayun. So, overall, ito palang apat is 400 plus na. So, parang pag nag-crave ka lang, parang pag-bet mo lang, saka ka lang bibili ulit. Ang final review ko is, mas sulit yung K-Chicken Burger. Kasi nga, mas malaki yung chicken, tapos mas malasa. Kasi ito parang sakto lang. Parang kung ako order, lalo na for me, hindi ko siya mauubos talaga. Ganun nga kasi parang mabilis ako magsawa sa honey butter. Siguro yung mga talagang ang favorite nila is honey butter. Ayun, mauubos talaga nila yan. Or sa K-Burgers nila is mas bet ko yung K-Chicken kumpara sa K-Beef. Tapos eto sa dalawa, parang mas gusto ko yung strawberry sundae. So ayun. So at least I'm happy na natikman na natin. So,
family ko, ipapatikim ko rin sa kanya. Tapos titignan din natin kung ano yung masasabi nila. So, that's it guys. So, hope you enjoy this video. And thanks for watching. Kung bago lang kayo sa channel ko is please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo once na mag-upload ako ng mga panibago kong videos. So, see you on my next one. Marami pa akong i-upload about Korea or Korean everything. So, ito nga, nung narinig ko na may bago yung McDo and Taste of Korea. Oh my God. Sabi ko, hindi pwedeng hindi natin siya matikman. Okay, so ayan si Tita Den. Natikman na yung favorite niya. So, ano pong mas gusto mo? Yung chicken or yung beef? Ang gusto ko ay ang chicken. Malinam-nam talaga siya. Wow! Masarap. Masarap. Sulit, sa tingin mo sulit yung 160 pesos? Sulit siya. Ah, sulit! Yayamanin! Si Alexa! Ayan. Yes. Ng McDo. So, ano mas gusto mo? K-chicken or K-beef? Beef pa din. Oh, beef pa din. Okay. Sa tingin mo, sulit ba yung 160 pesos? Oh, sulit. Para sa akin. Ah, sige. Ano pang masasabi mo sa K-burgers nila? Hindi ko masyado bit yung chicken kasi may pagkamaanghang. Ay, ako maanghang. Eh, yung beef, masarap siya. Tapos malasa. Okay. Ayan, si Cathy. Natikman din yung K-burgers ng McDo. So, ano yung mas gusto mo? K-chicken or K-beef? Ano? Chicken. Chicken. Okay. So, mahilig ako sa spicy, pero mas malasa kasi yung chicken kesa sa beef. Okay. Matabang yung ano, beef. Okay. Sa tingin mo, sulit yung 160 pesos? Bakit hindi na lang 150? Masarap naman kasi black naman yung ano nila eh. Yung talaga yung nagdala. Okay. Noted ya, McDo. Baka naman. Ano? Ayan si Mommy Rose. Natikman din yan yung K-burgers ng McDo. So, anong mas gusto mo? K-beef or K-chicken? Pareho. Hindi na. Kasi parang may kimchi. Mas lang ng chicken. Chicken. Okay. Sa tingin mo sulit yung 160? Pwede na rin. Pwede na rin. Ano pa man sabi mo? Yun lang. Okay. Busy eh.